Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga naniniwala sa mga pampaswerte? Tunay naman mga bossing ko na mas mainam na meron tayong mga pinaniniwalaan kesa po tayo ay tanggap lang ng tanggap ng mga negatibo. Ngayon po mga bossing, ako po ay may ituturo sa inyo na isa sa mga napakaswerte na pamamaraan para po tayo ay maging masaya kung kayo po ay nalulungkot na sa kasalukuyan. Kung kayo po mga bossing ko ay maraming mga pagsubok na pinagdadaanan para malampasan niyo po yan at kayo po ay magkaroon ng malakas na fighting spirit. Mas mainam po meron tayong malakas na fighting spirit. Na alam po natin na pala palagi tayong suswertihin at hindi tayo mamalasin dahil sa mga gantong mga pamamaraan ay kumbagay matutupad ang mga pangarap po natin sa ating pong buhay. Mainam na meron tayong mga mabisang proteksyon at pangalis ng mga kamalasan. Kaya kung kayo po isa sa mga naniwala sa mga gantong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing, marami akong kakilala na nagpatotoo na sila po'y sinuwerte sa mga pampaswerte. At hindi na rin po ako magtuturo mga bossing. Marami po mga nagtatanong sa akin kung ano, sabi po eh, ikaw ba ay mayaman na? Kagaya po na lagi ko po sinasabi mga bossing, ay kung ikukumpara dati ni Makain ay wala, ay Diyos ko, alam niyo po ba, ang aking mga anak, di kaliliitan yung dalawa kong anak, ay nagyayakag sa SM, ay Diyos ko, wala naman kami pang SM noong mga panahon na yan. Pagkatapos, alam niyo po ba, eh siya sinasabi ko, ay ano, Sunday ice cream lamang, ang ating bibila na, huwag kayong magtuturo na kahit ano, galagala lamang. Aba, ay di tuwan-tuwa ang dalawa, akala naman ay may bibilin po kami. Abay, pag-uwi namin, nag-iiyakan na, bakit kamo? Paano ikuno nung mga tinuturo? Eh, Sunday ice cream lang ang usapan. Tapos lagi ko sinasabi, haya mo anak, bibili tayo niyan, babalikan natin yan. Ngayon po, nababalik-balikan na po namin yung mga ninanais po namin. At kung ano man yung mga halimbawang dati patingin-tingin lang, ay nabibili na. At saka, yung nga po eh, soon, ipapakita ko po sa inyo, kumbaga gusto ko i-settle na po lahat bago ko ipakita. Ngayon po mga bossing, kaya kung kayo po ay isa sa mga nagnanais din na matupad ang mga pangarap sa buhay, ay marami rin akong mga kakilala na nagpatotoo, ito po yung nakausap ko pa talaga. At nung nagkaharap po kami, ay Diyos ko, napaiyak na at atungal na ng iyak. Ako'y napaiyak din ng mga panahon na iyan. At ang sabi nga po, eh, dati-dati makain din sila ay wala. Eh, kamusta po sila sa ngayon, mga bossing? Napanood po nila ang video ko. Pagkatapos ngayon, nagkaroon sila ng lakas ng loob. Nas nagkaroon sila ng idea kung ano ang kanilang ininegosyo. Alam niyo po ba, sila po'y nakailang beses daw po na napaalis sa kanilang apartment. Kamusta po ngayon? O may bahay na po silang pinapagawa. May sasakyan po sila at meron po silang matatag na negosyo. Yung mga ganon, sobrang sarap sa pakiramdam na ganyan. Bukod po sa panalangin sa mahal na Panginoon, sipag at tiyaga at pampaswerte. Kasi naranasan ko rin po yung mga walang pampaswerte dati. Tanggap lang ako ng tanggap ng kamalasan, ako nga po yung naiiyamot. Sabi ko, bakit ba gayon? Ako na may masipag na tao at hindi nakakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. Eh bakit lalagi ako'y sablay? Lagi ko kukuusap yung aking anak na panganay. Nako, alam na alam yung anak kong panganay yung nagaganap sa amin. Sabi ko, ba't ba ganito? Lagi na tayong minamalas. Napakasipag ko naman. Tapos eh, lagi rin po kaming binababa ng kapwa. Ay, lagi kaming nahuhusgahan ng kapwa. Nako, ako'y sanina-sanina sa ganyan. Kaya kada may mga basher, makita ako unang-una, nag-upload ako. Thumbs down ka agad, sabi ko. Pero nakaabang ang basher ko. Natutuwa naman ako. Ako yung nagpapasalamat sa mga masugid kong taga-subaybay at sa mga basher. Kasi at least nandiyan po sila, di ba? Utang na loob ko po sa inyo lahat ang mga ganito mga pangyayari. Ngayon po may nagsabi rin ay tungkol daw po sa pagbablog. Aba, mga bossing ko, makikita nyo doon sa channel ko yung mga nakasubscribe. May isa po ako doon na 190 subscriber. Iyan po mga bossing ay ilang taon na po yan. Ako po hindi sinuwerte dyan. Nakatatlong take ako ng pagbibideo pero hindi po ako sinuwerte dyan dahil parang 2016, hindi ko po maano kung 15, 16 at saka 17. Kasi parang 18, hindi naman ako nag-ano eh. Tapos 2019, ayan, dyan ako nag-video. Parang iniadya ako. Pero wala na po sa isipan ko, mga bossing, na ako'y suswertein sa pagbibideo. Kasi nakailang take na po ako. Tapos nalimutan ko pa ang password. Tapos, ang nag-subscribe lang sa akin dyan, Mr. Kot, anak ko. Kumbaga, wala tayong suswerte. Pero nung gumawa ako ng pampaswerte,
parang iniadya ulit ako na mag-video ako pagkatapos yung mga niraraket ko dati na lagi akong sablay. Ay naku, hindi naman ako makapaniwala sa ngayon na lagi na lang po ako sinuswerte. Yung mga ganun. Marami rin ako mga bossing na ganun din po ang mga nararanasan. Kaya kung kayo po yung isa sa mga naniniwala, asya'y lumarga po kayo. Pero kung kayo may alilangan, asya'y huwag. Huwag niyo pong gagawin mga bossing. Wala po itong sapilitan. Ngayon, kumbagay na, i-share ko lamang po sa inyo. Hayaan niyo po at kapag gada, ano eh, aking i-update kayo na i-update sa mga nagaganap. Ngayon po mga bossing, ay kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga ganito mga pamamaraan, ay subukan niyo po ito ha. Ito po isa sa mga, kung ikaw ay bitter na tao, ikaw ay parang hasi mo lagi ay away, hasi mo lagi ay makasakit ng kalooban ng kapwa, ay subukan niyo pong mag-camomile. Ang camomile na bulaklak, for happiness po yan, para maging positibo ka sa buhay, kapitan ng swerte, para po kung ano man yung mga ninanais ninyo sa buhay, ay ma-achieve niyo po ito. Ano po ba ito mga bossing? Ito po yung bulaklak na yan. Yan po ay camomile. Ito po ay dry natural camomile na nabibila sa Lazada or sa Shopee. Murang halaga lang po ito. Parang itong gantong kalaki ay 99 pesos lamang. Tapos mayroong malaki-laki nito kung gusto nyo, pwede rin kayo magpaligo po nito. Pwede po kayo maglagay sa pitaka para hindi kayo laging naiiyamot na walang pera. Lagi na lang kayo nakangiti dahil lagi na lang po kayo may pera. Ganun din po maglagay ka sa pintuan po nito ng sa pulang lagayan or kaya mga bossing ay sa dilaw na lagayan. Depende ko ano po meron po kayo. Magsabit lamang po kayo sa pintuan ninyo mga bossing na inyong main door. Ngayon po, sa darating na 2021, mainam na meron kayong ganito mga bossing, ang camomile. Ang camomile for happiness, success, prosperity, wealth, abundance, protection. Para kung kayo man ay sobrang malas ngayon 2020, ay hindi nyo na ito maranasan pa sa 2021. Baka po isipin nyo, ay naku, camomile, parang ang social ng... Ako nga po mga bossing, sabi ko noon, camomile, parang ang social naman ng ano ito at baka ito ay mahal. Pero ni-research ko po ito sa Lazada, 99 pesos lamang po ito mga bossing. Ngayon po mga bossing, meron din ako kakailala. Siya po ay talagang sa pula hindi naniniwala sa ganito mga bossing. Alam niyo po ba, nang misa kami nagkita, ay kinuwento ko sa kanya. Tapos may alilangan pa rin po siya mga bossing. Sabi ko, siya ay may alilangan ka, huwag tatangkaing gawin ha. Tapos dumaan siya sa sobrang pagsubok mga bossing. Sobra talaga. Ngayon po ay sabi ko, ayaw mo subukan. Subukan mo lang naman. Kamusta po siya ngayon? Ako mga bossing. Siya po ay dati-dati nalubog sa may negosyo po siya na bankrupt, tapos nalubog siya sa mga pagkakautang. Kamusta po siya ngayon? Nakasurvive, nakaisip ng panibago, kasi ganoon naman po yung mga bossing. Halimbawa, nag-failed ka ngayon sa negosyo ninyo, huwag kang mawala ng pag-asa. Maaaring hindi yan ang para sa inyo. May darating na mas maganda para sa inyo na doon ninyo, kumbaga doon nyo mararanasan yung sarap ng buhay, yung mararanasan na kumikita talaga po kayo, yung mga ganon, kesa doon sa pahirapan bago ikaw ay kumita, talagang pwersahan para lang ikaw ay kumita, yung mga ganon mga bossing. Kapag ganon, ibig sabihin, tas totaling nawala po sa inyo, huwag po kayo magsisi. Lagi ko sinasabi sa mister ko noon, may darating na maganda para sa atin. Huwag kang mag-alala. Huwag kayong magpanik. Huwag kayong ano. Ibig sabihin yan, kaya yung nawala sa atin, hindi talaga yan para sa atin. Ibig sabihin, merong pang mas nakalaan sa atin, na mas maganda sa atin, na dito na tayo aasenso. Yung ganon, think positive mga bossing. Or halimbawa, meron ako kakilala na natanggal siya sa trabaho. Sabi ko yun, di ba't nabanggit mo, kasusungit dyan ng mga bossing ninyo. Kasusungit dyan ng mga empleyado. May pinakikisamahan ka ng empleyado, may pakikisamahan ka pang mga bossing na kasusungit. Sabi ko, ibig sabihin niya, hindi talaga yan para sa'yo kasi natanggal na siya. Merong para sa'yo na mapapasukan mo, mababait yung mga empleyado, yung mga makakasama mo, mabait din yung magiging bossing mo. Kamusta po siya ngayon? O, dito ang tuwa nga, tama nga daw. Ganun po yan, huwag kayong manghihinayang kung may nawala sa inyo, huwag niyong ikaka-desperate po ito. Meron po mas darating na mas hihigit po sa naalisan ninyo. May darating na mas magandang nakalaan para sa inyo mga bossing. Tapos sabayan niyo po ng ganito para very smooth po nating makamtan ang mga pangarap po natin. Hindi po yung lagi na lang tayong sumasablay, hindi po yung lagi na lang tayong napapahamak. Kaya kung kayo po yung naniniwala sa ganito, subukan nyo po itong gawin. Kumuha ka lamang ng mga isang kutsarang ganito, ilagay nyo po sa pulantela. Tapos manalangin ka lang dito sa may silangan. Tapos sabihin nyo na lahat ang gusto po ninyo. Kung gusto nyo dyang umiyak o ano po yung gusto nyo na maganap sa inyong buhay, na pagbabago sa inyong buhay, sabihin nyo po yan sa loob ng mismong ito nga po yung sachet ng camomile. Pagkatapos isabit nyo po yan sa may pintuan po ninyo. Tapos humiling ka sa mahal na Panginoon na babago ang takbo ng inyong pamumuhay. Tapos dagdagan natin ang sipag at tiyaga. Positive lamang tayo mga bossing. Kaya po yan. Kaya yan ay nagaganap dahil may magandang dahilan. Yun lang po guys. Salamat po.